So, hello mga Kulit Shop, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so, andito kami ngayon sa Sitio Ragatan. 5:59 na po, mag-aalas 6 na, ano. Hapon na hapon na po kami pumunta ngayon dahil ito pong anak ko, napakapilit. So, gustong gusto pong magbike dito sa Ragatan kahit na maputik at maulan. O ayan, pinagbigyan natin na magbike para lang siya'y masaya. Alright, so sasabay ko na rin po itong ating video, no? Update lang guys, nung tayo ay nag-change ng coolant natin. Ayun, so may napansin ako dahil ginamit ko na siya sa school. Ayun nga, napansin ko medyo nagbabawas yung ating coolant sa reservoir. At hinanap natin, mayroong tumagas dito sa part dito. Ayan. So ngayon, wala pa. Pero kung mapapansin nyo, ayan, may mga green-green na kaunti ano, sa part na yan. No? So, ibig sabihin may tumatagas talaga na coolant. Pero parang tingin ko medyo nawala-wala na kasi nung nagsalin ako ng coolant natin, ginamit ko na siya ng 1 week, medyo nawala na yung pagbabawas niya. Pero naka-order na kasi ako ng isang product sa Lazada, ano? So titingnan natin kung effective ba tong product na to, no? At kung meron pa man siyang tagas, matutulungan na mawala yung tagas if ever na effective tong product na to, no? Ayan. At kung hindi man, edi atin na lang titingnan-tingnan kung magiging effective ba tong product na to or hindi. Alright, so yung product po na to ay sold by Best Drive PH. Okay, so sa halagang 126.93 pesos. Ayan. So habang nag-check kasi ako sa online guys is meron akong nakita na mga radiator leak pang repair pero medyo mga pricey, ano. So ito isa sa mga pinakamurang nakita ko at hindi rin naman ako gumagamit ng powder. Ayoko na gumamit ng powder kasi dati na-try ko na gumamit ng powder. Ang nangyari is bumara lang dun sa aking radiator. Ayan. So ito nakalagay naman dun sa mga reviews at sa kanyang instruction ay hindi naman daw ito bumabara sa radiator, no? At meron siya mga coolant properties din, like anti-rust, ayan. And then pwede siyang ihalo sa halos lahat ng kinds ng coolant. Ayan. So if ever lang na may leak, so sabi dito nare-repair niya yung radiator leak, nare-repair niya yung water pump leak, ayan, tsaka yung mga hoses leak, ayan. So nare-repair daw niya. So hindi pa natin sure unless masubukan natin yung product. So guys, hindi ko na napakita yung pagtanggal ng bubble wrap, ano, medyo mahirap kasi isang kamay lang yung gamit natin. At ito nga. Alright, so ang product na to is Flamingo Radiator Leak Stopper. Ayan, so ito yung in order ko. Merong mga iba pa na product like this. Pero gaya na nasabi ko, mas mahal siya. Medyo mahal, no? So ang paggamit nito guys is ayun, shake well and then start engine and keep it running to normal temperature with thermostat and heated open all the liquid into water tank and one bottle can be mixed with 5 to 25 liters of coolant. So dahil yung ating radiator is 5 liters, ayun, so pwedeng-pwede siya. It will take effect after the engine runs for 5 minutes with the heater open or yung thermostat siguro open. Okay. Run the engine continuously for at least 1 hour after adding the product. Ayun, so dapat pala ay pag nilagay natin siya is tuloy-tuloy. So this product is mixable with various anti-freeze and coolants. It contains natural plant fiber with high performance firming agent, anti-foam agent, anti-corrosive, ayan, anti-rust,
Thus, could prevent leakage from cooling system, poor water tanks, warm wind radiator, cylinder, water pump, water seal, cylinder liner. So, flamingo radiator leak stopper. Okay, so sabi ko nga sa inyo, meron siyang properties like coolant na may mga anti-corrosive, anti-rust, anti-foam agent, pero hindi siya nakakaklag ng ating cooling system. Ayan. So, shake well before use. Ayan. And then, keep the engine running, no? So, sabi number 2, start the engine. Okay, start the engine natin. Try natin, guys. And one bottle can be mixed with. So, ilalagay natin lahat to para sure lang, guys, na wala na tayong leak. Okay. So, secured naman yung packaging niya for 126 pesos. Isan lang natin to. May pressure dahan-dahan lang, guys. Eh. Medyo mainit. So, yung coolant natin medyo nagkulay tubig na. Ayan, so guys, so matindi talaga tong ano ko eh, oh. Kahit madilim na dito, no? Kabilang tao dito, medyo madilim na. So, ang gagawin lang natin, guys, is tatasan ko lang yung minor, no? Through our idle knob. Dahil wala tayong kasamang iba. Ayan, para humalo lang yung sa radiator. So, lumamig yata, guys, ng gusto yung ating radiator, no? So, hindi pa naka-open yung thermostat niya. So, mamaya na lang natin i-pour pag mainit na. So guys, ayun, nandito na kami sa may bahay namin, Purok Dos. Dito ko na lang ginawa tong ating paglalagay nitong sealant or ng radiator leak stopper natin dahil kanina nga medyo malamig pa. Ayaw bumaba nung tubig natin, ano. And also, ayun, medyo madilim na kasi doon sa gubat kaya hindi tayo pwede magtagal doon. May kasama pa tayong bata. So, ang gagawin ko ngayon, guys, is i-sasalin na natin tong stopper natin. So, ang pinagtataka ko lang, guys, yung green na coolant natin, no, iba na yung kulay, oh. So, hindi na siya kulay green. Pero, dito sa loob naman ng ating reservoir, mag-green pa naman. So yun, guys, pinapainit na lang natin, no? Minimaintain na lang natin yung init niya. Hindi ko nilahat yung ating radiator leak stopper dahil konti lang naman yung leak ng radiator natin. So siguro nakakalahati lang ako. And then napupuno rin kasi na napupuno tong radiator. Hindi, kada lagay natin ng stopper, umaapaw na umaapaw yung laman niya. Kalahati lang muna nilagay ko and then observe lang natin, no? So sana mawala na yung leak niya at hindi naman siya maka-damage ng ating radiator. So update ko na lang kayo, guys, kung kumusta ba yung radiator leak stopper natin, ano? Kung okay ba siya or meron ba siyang bad effect dun sa ating radiator at sa cooling system natin. And then ayun nga, update lang din dun sa ating ginamit na coolant, nawala na agad yung pagka-green niya. So nawala na agad yung pagka-green niya, pero sa tingin ko naman okay naman yung cooling system natin dahil hindi naman tumataas yung temperature. So hello, guys, mag-update lang ako, no? So
Ayun, so effective nga yung ating Flamingo Radiator Leak Stopper, ano, dahil galing kami ng Batangas kanina, ano, galing muna kami ng 13, then pumunta ng Indang, then pumunta ng Batangas. So na-check ko or na-try natin kung mag-leak pa ba yung radiator natin. And upon observing, ayan, sa radiator natin, no, wala na siyang leak. Ayan, so wala na siyang leak dito, no? Hindi na siya nag-leak sa oras ng biyahe namin. And then, ang batayan ko dyan, guys, is yung ating panang reservoir natin. Hindi siya nabawasan. So, kung ano yung nilagay ko kagabi, no, top up tayo, ganun pa rin yung kanyang laman. And then, update lang din po ako sa color ng coolant natin, ano? So, pag malamig siya, guys, is kulay green pa rin siya pag malamig. Pero pag uminit siya, nag-iiba lang siya ng kulay na nagiging clear siya. So, kita nyo naman yun, mag-green pa siya. Pag lumamig siya, nagiging green talaga yung kulay. So, kasi kaninang umaga, bago kami sumimba, chinek ko muna yung kulay ng coolant. Kulay green na yung kulay niya. And then, ayun nga, pagkasimba namin, and then, pumunta kami ng Indang, then pumunta kami ng Batangas. So sa duration ng biyahe namin, from here sa 13 up to Batangas and then Batangas to 13, walang nabawas dun sa ating coolant. So meaning nag-seal na talaga yung leak doon sa ating radiator. Yun. So yun lang, in-update ko lang kayo guys kasi effective nga yung ating Flamingo Radiator Leak Stopper, ano. So hindi naman tumaas yung ating temperature, normal pa rin yung gauge natin. So hindi ko masasabi na mabara siya talaga dun sa radiator natin. So gaya ng nasabi dun sa packaging niya, hindi naman siya nagka-clog nung ating radiator or cooling system. So hindi ko lang pala na-record guys yung biyahe namin kanina dahil naiwan ko tong vlogging phone ko na naiwan ko sa bahay yung cellphone kasi low bat, no. And then kaninang umaga yun, hindi ko naman na check nga or na videohan yung status ng ating radiator. Pero ayun, okay naman siya, wala na siyang leak. So, yun nga naman, kaysa naman ipababa ko yung radiator natin bago pa yung coolant natin, no. Nakapanghinayang lang kung ating ipapababa. So, sa halagang 126 pesos nasolusyonan yung ating radiator leak. So, hindi ko naman sinasabi na masosolve nun yung inyong mga leak sa cooling system ninyo, pero on my part, effective naman siya. So, shoutout nga pala dun sa may kanya nung 081 Sizzling Steakhouse sa Alolod, Indang, Cavite. Ano, doon kami kumain kanina ng tanghalian. Nilibre kami ng soft drinks. O, ayun, isa sa mga pamimilihan nyo kung mapapagawi kayo dun sa lugar ng Alolod, ayun, isa sa mga pamimilihan nyo na pwede nyong kainan. Sulit na sulit. Alright? So, sana po yung mini-embag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!